A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is good. Yes. All the time. God is good. God is good. God is good all the time. Amen. Praise the Lord. God is good all the time, and all the time, God is good. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Muli, binabati namin kayo mapagpalang gabi dito. Welcome sa OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Robin, mapagpalang gabi sa ating mga early birds. Ayan, thank you Lord. Binabati natin si Mami Beng, Lori Lay. Good evening sa inyo. Okay ba ang ating background music? Good evening, Daddy Steve Reynolds. Praise the Lord sa inyong buhay. Thank you, Father. Sabay-sabay tayo mag-share, mag-like, at itag na rin ang ating mga mahal sa buhay. Salamat sa pag-share ninyo, Mami Beng at Kuya Pao. Share, post, and post na natin. Ayan, salamat sa Diyos. Celine Robillos, good evening. Ayan, it's Friday at tatapusin na natin ang ating series sa Love in Action. Maya-maya yung Word of God. Bati muna tayo. Thank you, Lord. Sister Ibeng Austral sa inyong family. Konbawa sa inyo. Ayan, good evening, Sister Grace. Thank you, Father. Samahan nyo kami tonight. Let us ask the Lord's guidance sa ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you and bless you for tonight's message that you have given us. Thank you even for the opportunity in allowing us na magtipon sa iyong pangalan. Kahit online, we know that you can touch us and bless us in many ways, Father. Maraming salamat. Tonight, Lord, we ask of your Holy Spirit to fill us and be with us, Father. Salamat po, Panginoon, at pagpalain niyo nga po ang salita sa aming mga puso. Naalis namin lahat ng boses ng kaaway, distraction, disturbances, kami makikinig sa iyo, Panginoon, at bigyan niyo rin po kami ng strong and secure na internet connection. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na maipahayag ka namin. Kaya Lord, we will take advantage of this opportunity sa social media. Ibabahagi namin ang iyong magandang balita. Kaya Panginoon, maraming salamat. Ang mga awiting ito, O Diyos, ay nagbibigay karangalan sa iyo. Patuloy mong ang pag-alabi ng Banal na Espiritu sa aming mga puso, Lord, na magpatuloy kaming maglingkod, gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, bilang ekspresyon ng aming pagmamahal sapagkat nalulugod ka sa mga ganitong pag-aalay. Panginoon, aming Diyos, Ama sa Langit, manahan ka po sa aming pagpupuri at sa pag-awit namin, Lord, patuloy kaming mapuspos ng iyong Banal na Espiritu. Kaya, Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, maraming salamat. Hayaan niyo po na maranasan ka namin ngayong gabi. Let us experience your presence and peace and joy and your provision. Maging protection at mga pagpapala, tinatanggap na rin namin. Lord, again, we pray that we will receive blessing, every blessing from heaven. Lahat ng mga kasama namin committed, bigyan niyo kami na answered prayers, Father. Maging sa mga first time at mga team replays, maraming salamat. Father, thank you for tonight is a night of change and transformation sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, lahat ng ito ay tinatanggap namin sa banal at makapangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Good evening po sa ating mga kapatid. Welcome sa ating OPM Online Prayer Meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako po si Pastor Robin, mapagpalang gabi sa inyo. Thank you. Sa lahat ng first time dyan, pakitype new blessing. Binabati natin si Brother Alan Limeta, Sister Luz Lasatin. Good evening po, Brother Amado Gohel. Ayan, purihin ang Diyos, si Snowby, Sister Cynthia, and Brother John Oleta. See you on our February 27. Thank you, Lord.
kay Mami Ading at lahat ng mga taga-China dyan, nanonood, nakikinig, Sister Ria Quaresma, mapagpalang gabi sa inyo. Thank you, Lord. Happy, happy birthday sa ating Kids Church, Jacob. Ayan, binabati natin. Shout out sa inyo dyan, Brother Reggie and Sister Pat. Kasama si Brother Richmond Tuwenka. God bless you. Ninang Soylo, Ninang Ellen, good evening sa inyo. Thank you, Lord. Sister Faustina de la Cruz, kaka-birthday lang. Brother Noel Papina, happy birthday sa iyo. Brother Herman Rodulfo, Sister Mea, God bless you. Salamat sa ating Panginoon. Maya-maya, haawit tayo. Pakipost naman yung lyrics. Kantahin natin yung apoy. Ayan. Ikaw ba'y napapagod na? Nanghihina? Feeling mo, ikaw na lang mag-isa? Magpatuloy ka pa rin sa Panginoon sapagkat di ka niya iiwanan. Kasama natin ang Panginoon, Sister Mira Santonia, Brother Yuri, good evening sa inyo. Thank you, Lord. Veronica Calzado, salamat sa Diyos. Muli, binabati natin ang bawat isa at pinapaalala ang ating digital evangelism. Share natin, sabay-sabay. Share. Ayan, share. Right post. Post na natin. Lalabas na sa wall mo at makapanood na mga kaibigan mo. Kaya purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ayan. Habang hinihintay natin yung lyrics, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga kapatid nating nag-share dan, nag-tag. Opal Ramirez, good evening. Mga kapatid natin sa J Comfy Greece, Sir Ching Gonzales, mapagpalang gabi sa inyo. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, Pastor Bob, Pastor Josephine, Sister Carmen, Sister Charito Mapalo. Purihin ang Panginoon, no? Thank you, Lord. Kay Alan Limeta, God bless you, kapatid. Salamat sa mga pinagtatag ninyong pangalan. Sigurado, pinili ng Panginoon na makapakinig yan, eh. Okay, thank you, Lord. Para sa ating awitin apoy, Sister Janet Kison, sa lahat ng kasama mo dyan, isang malakas na amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Kahit na napapagod, nanghihina, taloy lang laban. Kahit na mahirapan, ako'y di iiwan. Kahit na masaktan, sigurado ang kagalingan. Amen. Sigurado yan. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Thank you, Lord. Peace.
Kailangan ko ang tulong mo, ang pahin ng iyong Espiritu. Mag-alab ka sa puso ko, nalalabi sa piling mo. Kailangan ko ang tulong mo, ako'y ng iyong Espiritu. Mag-alab ka sa puso ko, nalalabi sa piling mo. Para makapagpatuloy, maglingkod na hindi tayo sumuko. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa gawain, sa pakikinig, sa pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Gawin natin ito ng buong puso na hindi naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod sa Diyos. At ang Panginoon na yung pinaglilingkuran, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Salamat sa Panginoon! Joining us, we know you are blessed as we praise and worship the Lord. Ang pamagatang awitin na yan, Apoy. At marami pa'y mapapakinggan nyo at mapapanood sa ating YouTube channel. Kaya in-invite namin kayo na mag-YouTube doon sa ating Jesus Comfy Cavite. Mga replays ng ating sermons, mga bagong awitin galing sa Panginoon. Praise the Lord! Welcome ka dito sa OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban, nandito ka sa Jesus Comfy Church. At kung first time mo, pakitype dyan, new blessing. Thank you, Lord. Ayan, binabati natin mga kapatid natin joining us tonight. Sister Josefa de Ocampo, praise the Lord. Si Sister Beth Chai Pan sa mga new blessing. Hello, Leone Rose. Kuya Sen, salamat sa buhay ninyo. Andyan si Tita Nida and Tito Renny. God bless you po. Si Sister Mary Bantugon. Ayan, maya-maya, meron tayong prayer. Sabayan niyo po kami, manalangin ang Diyos ang nagpapagaling. Sister Patricia Arca, Daniel, Mami Cynthia Serapica, good evening sa inyo. Brother Henry Miguel, salamat sa inyong buhay. Pag-join nyo dito. Sister Tina Calomarde, Sister Les, Nanay Salve, good evening. Okay, mayroon na tayo sa ating word.
Word of God. Stay tuned. Coffee break muna. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord sa ating Coffee Break question. Saan ba yung Coffee Break niya, Pastor? Sa Jesus Coffee page. Kapag followers ka doon, makikita mo yan, pinopost natin everyday. At kapag nag-comment ka, tama sagot mo weekly, pwede ka manalo ng GCash. Ang tanong sa ating Bible quiz, be according to the Bible, what covenant is the rainbow a sign of? Pag tayo nakakakita ng bahaghari, ayan, yung rainbow, di ba pagkatapos umulan, nakakakita tayo ng rainbow. Ito po ang covenant ng Panginoon. Ito yung nagpapakita na, sabi dito sa letter D, God will never again send a flood to destroy the earth. So ang Panginoon nangako na hindi niya gugunawin muli ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero hindi ibig sabihin na hindi mawawala ang lahat ng bagay. Sapagkat itong mundo na to mawawala eh. Sinabi sa Genesis 9:11-13, ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay, wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Panginoon, itong magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop, palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari. At iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo sa pagpasok ng rainy season. At kung ikaw man ay nagkataon na nakakita ng rainbow, dalangin ko ito'y magpaalala sa iyo. Wala na pong ibang kahulugan ito. Ito ay paalala, ito ay tanda na ang Diyos na nangako ay tapat. Kaya alam nyo, panghawakan natin yung mga sinabi ng Panginoon. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan ang ating Coffee Break Bible Quiz Bee. Salamat sa mga sumagot. Alam ko, meron ka na namang natutunan. Buksan na natin ang ating Bible sa John 13:1-3 sa Tagalog 1. Chapter 13, verse 1-3. Babasahin natin yan maya-maya. Batiin lang natin mga kapatid natin. Sister Arlene Vinson, Brother Huge, Sister Maricel, Kuya Yuma, glory to God. Casimiro Marimel, thank you Lord sa buhay ninyo. Ayan, binabati rin natin si Rebecca Persia, God bless you sis. Thank you Lord kay Patricia Tan Arca. Good evening Sister Winnie, Brother Jonar, Cheryl and Randy Resurrection, God bless you. Ayan, lahat ng mga taga Bulacan dyan, Sister Gina, Cheryl Villalon, hello sa inyo, we wish you. Thank you Lord. Sama-sama tayo, Sister Tess Gomez, Sister Maya, Brother Herman, Rodolfo, binabati natin mga kapatid natin international, sa mga kapatid sa Greece, Pastor Bong, ganun din sa ating Chicago, Brother Ronel and Sister Kay, good evening po sa inyo dyan. Thank you Lord. Okay, sino pa nandiyan, binabati natin, thank you Lord, kay Sister Michelle Montoya, Sister Celine Robillos, ayan. Ayan, thank you Lord, thank you Lord. Okay, praise God. Inalis lang natin. So, Joy Folencio, good evening Sister Cyril Domingo. Okay, habang binubuksan natin, Bible natin, ang ating reading is John chapter 13, verse 1-3. Lapit na, next Sunday na. Excited na kami sa ating Go Light of the World concert. Siyempre, magkakaroon muna tayo ng physical gathering. Sama-sama tayong magpupuri, sasamba sa Panginoon. Kikinig ng salita sa Bacoor Food Authority. Mag-register na po kayo. At alam nyo, yung inyong registration ay napakahalaga sa gawain ng Panginoon. Importante, you are giving generously to the kingdom of God. At siyempre, purihin ng Panginoon, ibabalik niya yan sa ating lahat. So, this is kabuti sa ating mga buhay. Kaya i-invite namin ang lahat, maging first time, second time, o yung mga kapatid natin na
kasama natin dyan, no? Thank you, Lord. Okay, si Sister Aida Hirang, good evening sa inyo, kapatid. Thank you, Lord. Kasama natin yung Word of God. John 13, verse 1 hanggang 3. Thank you, Lord. Good evening din sa iyo, Cora Marcos. God bless you. Okay, John 13 verse 1 to 3, sabi rito, bisperas na noon ng Paskwa or yung Passover, alam na ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. At sila'y minamahal niya hanggang sa wakas. Grabe yung love ni Lord, no? Yung love till the end. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas, na anak ni Simon Iscariote, na ipagkaanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Aming Diyos, Ama sa langit, kami nagpapasalamat at pupuri sa pagbasa ng salita mo. Pagpalain mo ito sa aming mga puso, Panginoon. Pagkalobang kaming karunungan, kaalaman at pangunawa na nanggagaling sa langit. Sa gayon, Lord, ang Espiritu mo ang maririnig namin. Ang boses mo ang maririnig namin. Ikaw magturo, mangaral at mangusap. Salamat, Panginoon. Makikinig kami sa iyo. Ang pagpapala mo, mapapa sa amin. Sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Good evening po sa ating lahat. Muli, binabati natin ang bawat isa. Welcome dito sa OPM Online Prayer Meeting. Mondays to Fridays po tayo, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roman. Mapagpalang gabi sa inyo sa Jesus Comfy Church. Ayan, salamat sa Panginoon. Tatapusin na natin yung ating series, Love in Action. Kasi Feb month, eh, no? February, ito yung month na talagang puso, talagang nag-aalam, romantic love, brotherly love. Ngayon, at sa ating series na Love in Action, pinag-usapan natin kung paano hindi lang tayo dapat magmahal sa salita, pakita natin sa gawa. So, we have a topic from Gary Chapman sa kanyang aklat na Five Love Languages. E yung giving of gifts, yung pagbibigay ng regalo, ay ekspresyon ng pagmamahal. Ano pa? Physical touch, di ba? Hindi lang to yung love making sa mga mag-asawa, kundi kahit sa magkaibigan, sa magkapatid, kailangan natin to. Pinag-usapan natin kung paano yung quality time, ayan, yung pagbibigay ng oras, ay expression ng pag-ibig. Kahapon, yung words of affirmation. Ayan, love in action. And as we finish, pag-usapan natin yung patungkol sa acts of service o yung paglilingkod. Sabihin mo, paglilingkod. Nagpunta ako sa Google, hinanap ko yung love languages na ito. Paano ba ako pwedeng maglingkod? Eh, syempre, mga taga Western countries, itong mga nagsasuggest na ito. Pero in our life, somehow, makaka-relate din tayo dito. Paano ba tayo makakapag-express ng ating love through acts of service? Sabi niya, if you pick up their favorite snack, ayan, pag binili mo siya ng paborito niyang chichirya o binila mo siya ng merienda, burger, fry, somehow, yun ay isang acts of service. Yung hindi niya ina-expect, oh talaga, naalala mo ako. Alam niyo, naglingkod ka sa kanya. Namamahal ka kasi, di ba? Binila mo siya ng dessert niyang paborito. Ito, sa mga mag-asawa, minsan nawawala na to, eh, di ba? O sa mga anak, sa relasyon nila sa kanilang magulang, kapag binuksan mo, ayun, yung pintuan para sa kanila. Eh, di ba, pag sasakay ng sasakyan, oh, mauna, pasok ka na, di ba? Mga bagong kasal, ganun, eh. Papasok sa mall, oh, huwag ka muna pumasok. Tapos, bubuksan niya, pasok, mauna kayo. Pero pag tumagal na, nag-iiba na, di ba? Ang tagal mo namang maglakad, bilisan mo. Nawawala na yung service, eh, di ba? Ano pa? Yung mga mommy or daddy, kung sino man ang laging nasa bahay, alam mo yung naghanda ka ng almusal. Pinagtimpla mo ng kape. Di ba? It's an act of service doon sa iyong partner. Actually, pasalamatan niyo yung mga naghahanda sa inyo ng mga pagkain. Kasi ginagawa na yun. Mahal ka nila eh. Di ba?
Sabi ng mga estudyante dyan sa comment section, kapag ginawa, pati thesis mo. Okay. Okay. Pwede din. Mahal na mahal mo ba? Okay. Kapag, alam mo yun, we can do acts of service kapag pinaglalaba mo yung tao, di ba? Pinahanda mo yung mga damit niya bago siya pumasok. Eh, talagang nakakatuwa naman kung ikaw yung gagawa nun. O sa mga mahilig magpamassage dyan, di ba? O ikaw yung magmasahe. And alam mo yung simpleng pagtutupi ng mga damit ay nagpapakita ng pagmamahal. Kaya pag nakikita mo yung damit mo, magpasalamat ka sa Diyos sa nagtupi ng damit mo. Tapos ikaw yung tagagulo, di ba? Tutupiin niya yun. Nilaban, tinupi, di ba? Sinampay, pinatuyo, tapos tutupiin pa. Ay, mag-comment kayo dyan ng mga acts of service, di ba? Paglalaban ng sapatos mo, yung mga bagay na ginagawa, paghuhugas ng plato, nilinis bigla yung kwarto mo. Thank you, Lord. And through this works and acts, makikita natin na yung tao na nagmamahal, kaya niya yung ginagawa. And you have to understand na kapag ginagawa mo to, itong love language na to, sabi, ito yung talagang pinaka time-consuming and exhausting. Nakakapagod. It is a form of love na talagang it will consume your time. Kasi may gagawin ka eh, di ba? Maglalaba ka, lilinisin mo, maghahanda ka ng food. Eh, yung iba, magdidilig ng halaman, lilinisin yung kanilang bakuran. Pero ito yung acts of service, itong love na that you will give up your time. Ayan. Hindi mo man sinasabi pero nakikita niya na, grabe, mahal niya nga ako. Ayan. Kapag matutulog ka na lang, di ba? Pag uwi mo, pagod na pagod ka sa trabaho, inayos niya yung higaan mo. Aba, thank you Lord dyan ha. Magpasalamat ka. Kasi, alam mo ba mo sabihin na wala siyang ginagawa, wala siyang ambag sa pamilya. Actually, mag-hire ka ng someone na gagawa nun. Mas mahal pa, mapapagastos ka. Pero may someone na nagmamahal sa'yo, acts of service yun. Kanina, binasa natin, punta tayo sa ating Lord Jesus as the best example of His love para sa atin. In John chapter 13, sabi dito, bispiras na noon ng Pasko. Itong Passover, ito yung nag-aalay sila ng tupa eh. No? Ito yung sama-sama silang magkakaroon ng hapunan, kakain sila doon, alalahanin nila kung paanong sila ipinalaya sa Ehipto. At ito na rin yung time na sakto. Okay, bisperas na, kinabukasan na yung pagpapako kay Jesus sa krus. Ito na yung time na kaunti na lang, tapos papahirapan na siya. At sabi rito, alam niya na ang takdang oras ng pag-alis niya sa daigdig na ito para babalik na siya sa Ama. Alam niya na eh, no? And if you will put yourself in the shoes of the Lord Jesus Christ na, teka, last day ko na. Dito sa mundo, teka, ano na, mahihirapan na ako. Diba, ipapako na ako sa krus. Ano kaya yung mga pwede mong gawin? Diba, kung ikaw ay binigyan ng taning ng doktor, diba? Kung ikaw ay talagang naramdaman mo, may nagsabi sa'yo na oh, hanggang ano ka na lang, mamaya ka na lang. Diba, somehow parang you will do great things in life. Maaring mag-sorry ka sa mga nasaktan mo, you ask forgiveness. But here is the Lord Jesus Christ, a perfect example of how God loves us. Na sobra niya tayong mahal. Sabi doon, alam niya na yun eh, yung mangyayari sa kanya. Listen, ang sabi niya rito, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. Wow. In-express niya, hindi niya lang inisip. Alam niya na paano ipapakita ito. Sabi rito, at sila'y minahal niya hanggang wakas. Wow. Kapatid, huwag mong sabihin walang nagmamahal sa'yo. Meron, si Jesus, ang ating Lord, sabi niya, yung pagmamahal niya sa iyo hanggang wakas. At pinakita ng Lord yung kanyang pagmamahal. Lord, grabe ka naman. Huwag ka, mahihirapan ka na, mapapako ka na sa krus. Ito pa yung kanyang ginawa in John 13. Ito na, pagsapit ng hapunan, inilagay ng Diablo sa isip ni Judas na ipagkanulo niya si Jesus. Ito na, verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at babalik na siya. Pagdating ng verse 4, ito ginawa ni Lord. Tumayo siya mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbikis ng tuwalya sa bewang. At pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan
ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigis sa kaniyang dewa. We have to kailangan natin itong himayin, pag-aralan natin, expose natin na ba yung mga meaning nito. Alam nyo mga kapatid, nung time na yon, you have to understand, itong ginawa nito ni Jesus ay para maging, ano yung, maging example, is showing us a true image of a servant. Ito pinapakita sa atin na sino ba talaga at ano ba talaga ang itsura ng isang lingkod. Makikita mo rito, alam nyo po sa mga tahanan, sa mga Hudyo, sa kanilang panahon, meron silang mga tinatawag na servants. And siguro nakapanood na kayo ng mga movie na yung mga servant nila, yung mga maid nila, may mga uniform, di ba? Merong nag-work sa mga labada, may tagaluto, merong mayordoma, di ba? Siya yung head ng mga servants. May mga ganun. Alam nyo po, sa isang tahanan, ang pinakamababa na servant, ang trabaho niya, linisin yung mga paano, mga papasok dun sa tahanan. And that is what the Lord Jesus Christ is showing in this story sa ating lahat, na He took yung pinakamababa, yung trabaho ng pinakalowest servant in the whole household, yun yung kanyang ginawa. Pinakita niya sa atin, ito talaga yung paglilingkod. Hindi siya yung mayor ng mga servant, hindi, pinakita niya. Ito yung kanyang ginawa nung nag-alis po siya ng panlabas. Na kailangan natin maunawaan niya na kung sino si Lord. No? Binitiwan niya yun. Kung sino siya, binitiwan niya yun. Teka, teacher ako, mga disciple kayo. Alam niyo, it was an extreme, sabi ng iba, it was an extreme act of servanthood. Kaya kung patungkol lang sa paglilingkod, the best example talaga itong si Lord. Atong mga Hudyo, meron silang mga tradisyon. Ayan, we are back. Thank you, Lord. Kapit lang. Okay. Tayo mga Pilipino, may mga tradisyon tayo. Sa kanilang tradisyon bilang mga Hudyo, alam nyo mga kapatid, yung isang master or teacher na may mga disciple, yung teacher ha, wala siyang right or karapatan na iutos sa mga servant niya, sa mga disciple niya pala, na kayo dahil mga student kayo, mga disciple ko kayo, o teacher nyo, hugasan nyo pa ako, come on, linis. Wala siyang right, yun yung base doon sa Jewish laws and in their tradition. Pero itong ginawa ni Lord, kumbaga parang bawal siya mag power trip dahil nasa taas ako, nasa baba kayo, sumusunod kayo sa akin, sige, hugasan nyo pa ako. Marumi yung paa eh, di ba? Wala siyang right. Pero ini sabi, ayan, salamat sa Lord, hallelujah sa magandang internet connection. Tuloy-tuloy lang tayo. Ang sinasabi rito, no, na it was absolutely unthinkable para sa isang teacher, master, na bumaba dun sa level ng pinakamababang lingkod at hugasan ng paa nung kanyang mga disipulo. Never pang nangyari yun. Etong act ng ating Panginoong Jesucristo sa paghuhugas niya ng paa ng kanyang mga disipulo, master washing the feet of those disciples, hindi pa ito nangyayari. Ngayon lang ito nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Kung paano siya'y nagpakumbaba, ipinakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang paglilingkod. And it shows us that when we love people, we will serve them. If you love your spouse, you will serve. Imagine this. Ano na lang ang mangyayari sa buhay ninyong mag-asawa? Tingin ka rito, kung ang laman ng puso't isipan mo at laman ng puso't isipan niya, ano kaya magagawa ko para mapasaya kayong partner ko? Imagine that. If your main goal in life is to serve one another, isn't that wonderful? What will happen to your marriage? To your relationship? Ikaw, anak, ano kaya no mangyayari sa relationship mo sa mga magulang? Lagi mo iniisip, paano ko kaya mapapasaya yung nanay ko? Yung tatay ko, paano ko kaya siya mapaglilingkuran? Alam mo kaya, alam niyo yung pinaka-goal natin in our relationship with God, with our spouse, with our children, with our parents, with one another, even to the church, is to serve. Isipin mo mangyayari sa pamilya mo. Isipin mo what will happen to your relationships, into your household, into your homes,
kung ang iniisip natin yung maglingkod sa bawat isa. Because right now, we live in a selfish generation na ang gustong iniisip na lang lagi ng tao, eh ano naman yung para sa akin? Paano naman ako magiging masaya? Paano naman yung kagustuhan ko? Kapatid, that is not the love that we're talking about right here. Ang pinapakitang pag-ibig ng Panginoon, hindi na niya iniisip yung kanyang sarili. He was a master, he was a teacher, a rabbi. Bakit mo hugasan? It tells us and teaches us that serving is selflessness. Serving is selflessness. Alam mo yung kapag maglilingkod ka, hindi mo talaga isipin yung sarili mo. And the word here na ginamit, siguro narinig nyo na ito, is diakono. Ayan, yung diakonos. Ayan. Yung ibig sabihin, it's not about the title. Dito sinasabi ni Jesus na hindi to posisyon. Kaya kapag nakarinig ka, diakono, it means servant, serving, naglilingkod. Sino sa bahay nyo ang diakono? Sino sa bahay ninyo ang laging naglilingkod? Yun yun. And even to the church, if you're serving God, that is the ministry na ibinigay sa'yo. But thank you, Lord. It's not about the title, but it's about what we do. We serve God. We serve our brothers and sisters. We serve your... Ikaw yun, naglilingkod ka. And ito yung isang moment. Imagine, kanina doon sa background natin, Lord, ipapako ka na sa krus. Pero ang inisip mo pa, naglingkod ka pa. Doon sa mga disipulo mo, hindi mo na inisip yung sarili mo. Hindi ka man lang nag-prepare para doon sa, alam mo, nagpahinga ka ng konti, Lord. Kasi pagod ka na at mapapagod ka pa, mahihirapan ka pa eh. Maybe a lot of us would think, Pastor, pagod na ako, magsiserve pa ba ako? Pastor, eh, galing na ako sa work, ang daming ginawa. Ako pa ba yung gagawa niyan? Kapatid, ito isang love language. Kung mahal mo yung tao, paglilingkuran mo, lalo na kapag ganun yung kanyang nararamdaman. Ang nagmamahal, selfless, naglilingkod yan. And truly, nung sinabi hanggang wakas, the Lord Jesus Christ was loving them to the end. Hanggang wakas, talagang ipinakita ng Lord yung kanyang pagmamahal. Eh, ito naman yung sinasabi ng love definition sa 1 Corinthians 13 verse 5. Sabi rito, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Pag binasa mo yung Bible, parang iba yata yan, Pastor. Ha? Baliktad, iba sa sistema ng mundo. Well, this is the truth of God's Word. Ang tunay na pag-ibig, hindi yan makasarili. It's not about self, but it's about others. It's about kung paano mapapasaya, paano sila masaserve ang thinking mo, paano ko mapaglilingkuran. And that's love according to the Bible. Kaya sa buhay mo ngayon, selfish ba ang love? Siya na lang ba? Yung iniisip niya sarili niya, kapatid, o maaaring ikaw nanonood, ganun yung thinking. Paano naman ako? Ako? Well, the love of Christ here showed to us, sabi nyo, hindi siya makasarili. Selflessness. Serving is selflessness. Pangalawa, serving requires humility. Para ka pa makapaglingkod, mahirap yan. Sa kung ikaw ay punong-puno ng ego, punong-puno ka sa pride mo, di ba? Mahirap yun. Eh, bakit ako? Eh, mas mataas ako dyan. Master ako, teacher ako, maghuhugas. But you know, alam ni Jesus that action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Ang nagmamahal talaga, naglilingkod ka. Yung mga disciple niya, laging nag-aaway. Yung mga disciple niya, ng mga nagtatalo, pinakita ni Lord, ano ba yung humility? Ano ba kayo dapat? Hindi niya lang sinabi. Pinakita niya yan. Pinakita niya sa mga disciple. Kasi alam niyo, dumating yung pagkakataon sa Mark chapter 10, etong si James, tsaka si John, lumapit sila kay Lord. Sabi niya, Lord, meron sana kaming request. Sabi ni Jesus, ano yun? Sana pagdating mo dun sa kaharian mo, ha? Kami, nakaupo ako sa kanan, yung isa sa kaliwa. Yun! Grabe! 12 kayo, isa naupo yung 10. Eh di ba, syempre, dalawa lang yung kanan, kaliwa. Sabi ni Lord, hindi ganyan. Kaya nung nalaman nung 10, grabe to si James dyan, gusto sa kanan, gusto sa kaliwa. Nagalit sila eh. Eh, bakit kayong uupo? Eh, disciple din kami. Isa kami sa 12 ba? Isa kami, uupo ko yung sa kanan, sa kaliwa. They want to be great in the kingdom of God. They want to receive position. Yan ang tao eh. They want titles. Eh, di ba, yan, maraming tao entitled.
gusto ng, dahil nasa posisyon, ganito treatment mo sa amin, eto kami. But you know, eto ang sabi ng Panginoon. He take this opportunity to teach us something. Ikaw na gusto mo ng posisyon, ikaw na gusto mo ng titulo na papuri, ng alam mo yung palakpak, ikaw yung nasa taas, sabi ni Lord. Sa verse 43, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila, if you want to be great in the kingdom of God, ay dapat maging lingkod ninyo. 44, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. If you want to be great in the kingdom of God, you must be a servant of all. Maaring sa panahon natin ngayon, tingin ng mga kapitbahay mo, ka-office mate mo, dahil ikaw yung nagluluto, naglalaba, ay ano yan, under yan. Ay, grabe, bakit ikaw gumagawa niyan? Eh, hindi nila alam, yung wife mo nagtatrabaho din. Bakit ikaw naglilinis niyan, kapatid, no? Huwag mong isipin yung sasabihin nila. Ang isipin mo yung sasabihin ng salita ng Diyos sa'yo. And if you want to be great in God's kingdom, you do it all for the glory of God. Ginagawa mo yun, naglilinis ka, ginagawa mo yan kasi mahal mo yung asawa mo. Ginagawa mo yan sa pamilya mo, sa anak mo, sa magulang mo, kasi mahal mo sila. At ito isang, ito yung sinabi ni Jesus sa mga disciples. After niya linisin yung marurumi, mababahong paa, tandaan nyo sa kanila, walang lang nakasapatos dun. Sandals yung mga suot nila. Yung mga dinadaan na, maalikabok. At mga nag-aalaga ng hayop. Grabe, dudumi nun. Imagine, yung pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao sa paglalakad, yung kanyang ano, yung paa eh. Tapos huhugasan mo yun. At ang naghuhugas pa si Lord, ha? Grabe. Di ba parang, imagine mo lang, picture out. Hinuhugasan niya si Peter na alam niyang ipagkakaila siya ng tatlong beses. What? Talaga? Hugasan ko to. E minsan, yung mga tingin natin sa tao, eh, masamang tao to eh. Ang dami nitong atraso sa akin. Tapos, paglilingkuran ko. Yung hinuhugasan niya yung paa ni Judas na ibebenta siya. Nako, pinagtaksilan ako nito eh. Magsaserve pa ba ako dito? And ito, pinapakita. Nang mahugasan ni Jesus yung kanilang paa, nagbihis na uli siya, sabi niya, naunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Verse 13, tinatawag niyo akong guru at Panginoon, tama kayo. So sinasabi niya na hindi bumaba. Hindi kailanman bumaba yung kanyang posisyon. Hindi nawawala yung kanyang value as a teacher, as a Lord, as our Lord. Ganun sa buhay natin. Kung ikaw nagsaserve, kung ikaw nagmamahal, maaring sa tingin nila, bumaba yung tingin nila sa'yo. Tignan mo to, siya pag gumagawa niyan. Pero kapag ginawa mo yung para sa Panginoon, hindi nawawala. Alam mo yung value mo. Sabi rito, at tama kayo. Kung ako nga ang Panginoon at guru ninyo ay naghugas ng inyong paa, sabi niya, dapat din inyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Hallelujah. Kaya pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigil sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Eto, 17. Ngunit ngayon, alam niya ninyo, pinagpala kayo kung ito'y gagawin niyo. Natutuwa ang Panginoon kapag naglilingkod tayo. Patuloy ka lang paglinis ng bahay. Patuloy mo lang paglingkuran yung asawa mo kahit parang nasasaktan ka. Kahit parang hindi nasusuklian. And this is an encouragement for us. In Colossians 3:22-24, your service will be rewarded. Sabi dito sa verse 23, ano man ang inyong ginagawa, whatever you do, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kapag ginawa mo ang isang bagay para kay Lord, sabi rito, si Lord ang pinaglilingkuran nyo sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo. At kapag ginawa mo yon, dapat ang mindset mo at alalahanin nyo. Ito, isaisip mo, si Lord, ginagawa ko to para kay Lord. Maglilinis ako ng bahay, inaayos ko pa rin yung kama, natutupin ng damit, naglalaba, nagluluto, naghahanda ng mga bagay-bagay. Alam mo yon, kahit hindi ako masyado na-appreciate, napapasalamatan, kapag ang iniisip mo para kay Lord yon, sabi dito, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng ganting palang inilaan niya para sa inyo. Alam nyo, our service
will be rewarded. God rewards our service. Alam mo yung mga taong naglilingkod, mga mapagkumbaba, yung laging kumikilos, hindi sila yung nagmamataas, yung mga humble, yan yung tinataas ng Diyos. And I want to finish in Hebrews 13:16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Alam niyo, hindi lang itong love language sa loob ng bahay, kahit sa mga taong nangangailangan. Tumulong tayo sa kapwa natin. Yung mga kamag-anak mong nangangailangan. Alam niyo, bigla ka magpadala ng 25 kilos na bigas. Padala mo sila ng groceries na hindi nila ine-expect, diba? Magugulat sila. Hindi, nabasa ko lang, kailangan mo ng support eh. Nabasa ko lang na hospital, bigyan mo ng Gcash. Alam niyo, alam niyo man, binibless ka ng Panginoon. Bakit? Sabi doon, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Acts of service yan eh. Alam niyo, yung pagtulong natin sa kapwa natin ay paglilingkod at pagmamahal natin sa Diyos. Yun ay nagpapakita na, bakit mo ginawa ito? Galing kay Lord yan. Mahal ko si Lord eh. Ginagawa ko yan para kay Lord. Kasi meron na akong buhay na walang hanggan. Meron na akong kaligtasan. Tandaan niyo mga kapatid, na ang bunga ng kaligtasan ay pagtulong at paggawa ng mabuti. Hindi tayo pwedeng maligtas sa paggawa ng mabuti. Isa lang ang makapagliligtas sa atin, si Jesus. At kung ikaw ay naligtas ng Panginoon, nilikha niya tayo, niligtas niya tayo para tayo ay makitaan ng mabubuting gawa. At kapag tayo gumagawa ng mabuti, pinapakita natin na mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang mga taong ito. Amen? Salamat sa Panginoon. Yung ginawa ng ating Lord na iniwan niya, sabi dito, umalis siya dun sa ano eh. Tumayo siya dun sa kanyang ano eh. Umalis siya dun sa kanyang lugar. At sabi dun, he laid aside his garments. Inalis niya yung damit niya, yung balabal niya. Alam nyo, nasa langit na siya eh. Pero iniwan niya yung langit. Bumaba siya doon sa lupa. Nasa trono na siya ng kalangitan. It's a place of power and position. Pero iniwan niya yung langit eh. Bumaba siya doon. Inalis niya. Hindi niya na itinuri. Kapantay niya ang Diyos, pero binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, namuhay siya ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao na matay pa sa krus. Pinapakita na si Jesus o naglingkod. What stops us? What is stopping us from serving? Kung paano tayo pinaglingkod, ang sabi ni Lord, para tularan natin. Amen? Totoo to, sa sarili natin, di natin kaya. Mapupulo ka ng inis, pagod, alam mo, naisip mo yung mga maling ginawa ng tao, tapos magsaserve ako. Look at the Lord Jesus Christ. Kaya sabi, fix our eyes on Jesus. Siya yung tingnan natin at kailangan natin ng tulong niya. Kung wala si Jesucristo sa buhay natin, mahirap gawin. Kaya ngayong oras na ito, kapat, suko natin yung buhay natin. Maaring nagiging self-serving tayo. Sarili lang iniisip natin. Nagiging selfish tayo. Kapatid, hindi ito ang nais ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maglingkod tayo. Pakita natin sila, ano yung maitutulong sa iyo, ano yung mapaglilingkod ko sa Panginoon na gagawin ko sa ibang tao. Amen? Kaya samahan niyo ako manalangin. Heavenly Father, maraming salamat, Father, for giving us the opportunity na makarinig ng mabuting balita. You are the perfect example of servanthood, Lord Jesus. Salamat. At dalayan ko na kami ay maging katulad mo. Sa aming sarili, hindi kaya. Pero dahil isusuko namin ang aming sarili sa iyo, we will empty ourselves and be full of you, Lord. Magagawa namin ito. We'll surrender tonight. Kung ikaw yung tao na sinasabi, Pastor, hirap na hirap ako, hindi ko magawa eh. Suko mo yung sarili. Kapag sinuko mo ang lahat, mapupuno ka ng Diyos. Mapupuno ka ng paglilingkod. Kaya sabayan mo ko sa panalangin. Humingi tayo ng tawa galing sa puso
bigkasin ang iyong bibig. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Patawarin niyo po ako sa akong makasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ang banal na Espiritu. Maglilingkod ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating prayer, naniniwala kaming pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad na tayo sa ating pagiging makasarili. Tandaan mo, ang pag-ibig, hindi yan makasarili. Kaya naniniwala kami mga pagbabagong nagaganap. Our minds are renewed by the Word of God. Maglingkod ka. Maghulatin mo na lang yung kasama mo sa bahay. Nilinis mo yung kwarto. Tinupi mo yung mga damit. Pinagtimpla mo ng kape. Naghanda ka ng pagkain. Unexpectedly, there will be changes in your relationships. Gawin natin to. Huwag tayo maging self-serving. Maging selfless tayo. There will be sacrifice. And it must be yung heart natin kailangan humble. And dahil yan, sa tulong ng Holy Spirit na nasa iyo. Kaya congratulations kasi meron ka ng buhay. Salamat at marami kang mga testimony na magaganap sa buhay mo. Magbabago ang mga relationships niyo. Amen? Salamat sa Diyos. In 5 minutes, tapos na tayo. But before we end, let us pray for one another. At tayo ay magpanalangin na sa mga nangangailangan ng kagalingan. Ganun din sa mga trabaho, mga pangangailangan sa araw-araw. Magtulungan tayo sa panalangin. Kaya sa inyong mga tahanan, kung nasan man kayo ngayon, sabihin nyo, Yes, Lord. Sabihin nyo, Amen. Join us and agree with us. Heavenly Father, maraming salamat sa salita mo. Make us humble every day of our lives. Na kahit na tumataas ang aming posisyon, dumarami ang pananalapi at mga properties, Lord, kahit na umangat kami sa buhay, aming mga puso mapagkumbaba dahil ikaw ang lamanin. Dahil sa humility, makapaglingkod kami. Tutulong kami sa kapwa, sa aming pamilya, papakita namin ang lingwahe ng pag-ibig na ito, acts of service. Hindi sa sarili namin gawa, Lord, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Sa tuwing kami napapagod, Panginoon, palalakasin mo kami ng Holy Spirit. Ang magiging isipan namin, ikaw ang pinaglilingkuran namin, hindi ang tao. People will fail us, but you won't, Lord. Kaya, Panginoon, you will reward our good works. You will reward our service. Kaya, Panginoon, patuloy kami magiging masipag, hindi matitinag, maglilingkod. Tutulong sa kapwa, gagawa ng mabuti sa loob at sa labas ng tahanan o kung saan man kami ngayon. Salamat po sa tulong ng Espiritu. Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming mga kapatid. If you're that person tonight, I want you to just pray with me. Sabihin mo yung pangalan ng may taong may sakit. Lord, yung na-confine, nasa ICU, nasa hospital bed, nasa bahay, naka-quarantine. O Lord, mayroong mga sessions. O maaring ito yung mga sanggol na may mga problems prematurely, Lord, in the name of Jesus. You are Jehovah Rapha, God our healer. Lahat kaya mong pagalingin. Kamatayan, ginapi mo, napagtagumpayan mo. Ano pa ang sakit? Sa iyong mga latay, pinagaling na kami. Kaya Lord, we speak healing mula ulo hanggang talampakad sa pangalan ni Jesus. Sa iyong mga latay, Jesucristo na aming Panginoon, pinagagaling mo sila. Lahat ng sakit, virus, disease, bacteria, abnormalities, layas sa iyong katawan. God is touching you right now in Jesus' name. Holy Spirit, fill this person with your power. Heal. I command your body to be healed in the mighty name of Jesus. And even for those people who are brokenhearted, recovering from a loss, emotionally, mentally challenged, Lord God, experiencing anxiety and depression and fear, Lord, I pray for your peace. Healing Holy Spirit, I pray for your comfort and joy. In Jesus' name, we cast out every demonic force oppressing your people and your children. In Jesus' name, strength is restored,
healing, Lord, I speak. And Lord, breathe life to us. Ang mga nanlalamig, Lord, spiritually sa pananampalataya. O Diyos, aming Panginoon, Lord, increase. Positions are increased. Salaries, businesses, increasing and increasing. We speak divine reversals in our lives, Lord. And nakita na namin, naranasan na ng iba naming mga kapatid. Hayaan mo pang maranasan namin ang mga divine reversals. You are a God who turn around things for your people. There will be a turnaround in our family. Turn around in our situations, Lord God. Turn around in our finances. Paangatin mo pa, Panginoon. Pasaganahin. Pagtagumpayan. Salamat, Panginoon. Tinatanggap namin ang lahat ng ito sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We are serving a God of turnaround, divine reversals this 2022. Salamat sa Diyos sa pag-join mo sa ating prayer. Bless na bless ka. At kung ikaw ay sumabay sa panalangin, kapatid, answered prayer na yan. Maniwala ka. Tanggapin mo na, maghintay tayo sa ating Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos din sa ating mga digital evangelists. Salamat sa pag-share, ha? Salamat sa pag-tag ng mga loved ones. At kung di mo pa nagawa, gawin na natin. Thank you na din sa ating mga first time. New blessing, welcome. At salamat sa pag-join mo. Stay tuned sa ating gawain. Alam nyo, yung relationship natin kay Lord, di lang to one time. Gusto ng Lord magpatuloy ka in a personal challenge for you. 2022, i-commit mo yung sarili mo sa gawain, magiging maganda pa ang buhay mo ngayon. Ipapita mo ang kapangyarihan, ang pagpapala, kasaganahan ng Diyos. Kung ikaw ay na-bless, talagang sumagot ang Lord, pinagaling ka, kapatid, chine-challenge ka namin na manumbalik sa Panginoon. Ine-encourage ka namin na magbigay sa kanyang gawain. Alam mo, kung ikaw ay sinagot ng Lord sa panalangin, may answered prayer, may blessing na dumating, naka-receive ng healing, ng deliverance, kapatid, sambahin natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay. On our comment section, nandiyan yung ating GCash number, tanggapin mong masaganang pagpapala. Ngayon pa lang, gustong takas, siksik, liglig, umaapaw, simulan mong magbigay sa Panginoon. Amen, praise God! At syempre, thank you Lord, kanina kung sumabay ka sa prayer na Jesus sa buhay mo as Lord and Savior of your life, praise God. Kasi meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Ikaw ay anak na ng Diyos. Kaya, sabay-sabay tayo. Sabihin mo, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah, Jesus Christ, the King of Kings, and the Lord of Lords. Salamat sa Diyos. Ayan, salamat sa Panginoon. Saturday, bukas, huwag natin kalimutan. Sama-sama tayong mapagpala ng salita. At magpuri, sumayaw sa Panginoon sa ating Zamba. Alas 4 yan ng hapon. Yung mga anak ninyong kid, yung mga bata, alas 10 naman ng umaga sa ating online kids church. Pagdating ng Sunday, alas 10 tayo.